the purpose of why we are here. Wala akong no longer in politics. I am not a candidate. Okay, magandang umaga sa lahat, sa ating mga viewers po natin. Siyempre sa lahat po ng ating mga followers at sa lahat po ng mga Duterte supporters nationwide at sa lahat po ng mga chapter leaders ng DDS. Magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon, Luzon, Visayas, and Mindanao. So, andito na naman tayo upang ibigay ang mga dugang pa ng mga information tungkol sa mga nangyari sa rally o kung saan ay inaugur siya sa ating mga kasamaan doon po sa Davao. Ayan. So malinaw pa sa sikat ng araw, mga kabayan, ayun na, no? The purpose of why we are here. Wala akong no longer in politics. I am not a candidate. Nahirapan nga ako mag-akyat ng hagdanan. I am 80 years old. 79 lang, pero hindi binibilang yan eh. Sabi malas daw. Sabi ng asawa ko, 80 na ako. O sige, 80 na. Pero nung lumabas itong People's Initiative, okay man yan. Abogado ako. There are three ways of amending the Constitution. Mag-constitutional convention, mag-election tayo sa political districts ng representante para sa assembly to convene there and propose changing or modification of our constitution. Itong People's Initiative, pati itong Congress, they would convert the Congress into a constituent body and propose the constitution. Alinman dyan sa lahat, it will be submitted to the people for ratification. Ang problema dito, ako, Mr. President, Ma'am Lisa Araneta Marcos, hindi ninyo ako kalaban. Wala akong sinasabi ng masama. Hindi lang ako makakampanya noon. Alam mo, iniiwasan ko ito. Itong panahon na ito, ito talaga ang iniwasan ko kasi mapipilitan ako ngayon magsalita laban ng mga tao sa gobyerno. Alam mo, Mr. President, hindi ako maghingi ng tawad. Kagawan mo yan eh. It is your responsibilities sa sarili mo. What you do in this world binds you. Iyo yan. Huwag mong sisihin ang ibang tao kasi sarili mong utak at katawan yan. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo